Grabe, parang baboy ang itsura pero manok lang pala. Guys, kung murang panghanda ngayong Paskong hanap mo, try mo na din ang recipe na to. Sa halagang 200 pesos, marami na ang magagawa mo. Kaya bago natin simulan ito, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng chicken breast. 40 grams quick melt cheese, 4 na kutsarang asukal, 1 kutsarang ketchup, 1 kutsarang margarine, 1 kutsarang cornstarch, 2 kutsarang breading mix, 1 kutsarang harina, onion leeks, 4 na pirasong bawang, 1 kutsarang toyo, 1 kutsarang suka, kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsaritang paminta, at mantika sa pagpirito. Guys, tinanggal ko na yung buto ng chicken breast ko. Hiwain muna natin to sa gitna. Kailangan sakto lang ang nipis nito para matuhog mo pa din sa barbecue stick nyo. Bale, square cut ang gagawin ko dito para magmukhang pork barbecue itong manok ko. Kaya kung hindi ka kumakain ng baboy, pwedeng-pwede ito. Lalo na kung mataas ang kolesterol mo. Next, tuhugin na natin to. Bale, 4 na piraso ang ilalagay ko. So, okay na to. Heto yung mga sample na natuhog ko. Maglagay tayo ng 1 kutsarang harina sa bowl, 2 kutsarang breading mix, at paminta pampalasa. Bale, ito yung gagawin nating breading. Bubudburan ko lang yung manok ko. Hindi natin kailangan mabalutan ng todo kasi may sauce pa naman ito. Baligtarin natin para yung kabilang side malagyan din. Huwag kang mag-alala kung single ka pa din ngayon kasi ganyan ka naman talaga taon-taon. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung manok into medium heat. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. Guys, huwag nyong tutustahin para juicy pa din yung loob ng manok nyo. Kasi papakuluan ko pa mamaya ito sa sauce na gagawin ko. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Maggadgad din tayo ng cheese. Tapos gawin na natin yung sauce. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine. Then, 4 na pirasong bawang ang igigisa ko. Sunod naman ay 1 kutsarang toyo. 1 kutsarang ketchup. At 4 na kutsarang asukal. Haluin natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Next, 1 kutsarang suka ang ibubuhos ko. Naglagay din ako ng konting tubig dito. Kalahating kutsaritang asin at kalahating kutsaritang paminta. Guys, masarap ang sauce na to. Panigurado mapaparami ang kanin nyo. Ang dami kasing pagkain ngayong Pasko. Tapos, yung New Year resolution mo, magda-diet na ako. Naku, noong January, ganyan din naman ang sinabi mo. Pero nadagdagan ka pa nga ng 5 kilo. Naglagay lang ako ng 1 kutsarang cornstarch na tinunaw sa tubig para lumapot yung sauce ko. Gagamitin ko yung Korean barbecue plate ko. Sa mga gustong umorder, pumunta lang kayo sa TikTok at search nyo Lokong Kusinero. At i-click nyo yung basket na nakakwadrado. Nandun din yung mga non-stick wok at kutsilyo. Ibuhos na natin yung sauce dito. Pero pwede naman kahit sa kawali nyo na lang lutuin ito. Kaya ito yung ginamit ko kasi palapad siya. Kahit konti yung sauce ko, kasyang-kasya. Kailangan pakuluin natin dito yung manok ko para yung ating sauce ay kapit na kapit dito. Then, lagyan natin ng ginadgad na cheese yung ibabaw nito. Kailangan quick melt ang gamitin mo para hindi masunog yung sauce nyo. So, after ng 1 minuto, okay na to. Maglagay tayo ng onion leeks pampaganda. O, diba ang sarap ng itsura? Heto ng ating cheesy chicken stick. Try nyo na din ang recipe na to ngayong Pasko at pwede din siyang pang negosyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.